Okay, ang next pattern po natin is i-adjective. Tatanggalin nyo si i, lalagyan nyo ng kute, na adjective, tapos de, then adjective. Okay? Ano pong ibig sabihin ng pattern na to? Yung pattern pong to ay ginagamit kapag magdudugtong kayo ng madaming adjective. Kung napag-aralan po ninyo nung lesson 8, ang lesson 8 po, para magdugtong kayo ng dalawang adjective, gumagamit po kayo ng soshte. Diba? Halimbawa, sasabihin ninyo, ano hito wa kirei des, soshte yasashi des. Diba po? Naglalagay po kayo ng ganun po, ng soshte, kapag magdudugtong po kayo. Okay. Dito po, sa pattern pong to, imbis na gumamit po kayo ng soshte, ang gagawin po ninyo, kapag i-adjective, tatanggalin nyo po si i, maglalagay kayo ng kute. Kapag naman po na-adjective, de lang po. Okay? Ngayon, dito muna po tayo sa i-adjective. Practicein muna po natin kung paano po yung sa i-adjective. Halimbawa, meron tayong adjective na atsui. Atsui des. Okay. Para makuha po ninyo yung te form po niya is, ang gagawin po ninyo, tatanggalin nyo po dito si i. Siyempre, pati na rin po si des. Okay po. Ngayon, so atsui des, tatanggalin nyo po si i, yan po is magiging atsu. Nilalagyan nyo lang po ng kute. Atsu, kute. Ganyan na po yung te form po niya. Halimbawa, meron tayo ditong uki. Okay? Oki des. Tatanggalin nyo si i. Okay? So, yan po, pag ginawa nyo yung te form, yan po is magiging oki kute. Oki kute. Okay po. Ngayon, di ba kung naaalala po ninyo, sinabi ko po sa inyo na dito po sa i-adjective, meron po tayong isang special na palagi po. Kapag meron po kayong i, ides, di ba pag kinoconjugate nyo po yan, ang ginagamit po natin dyan, hindi po mismo yung i. Ang ginagamit po natin dyan is yung yoy. Okay? Yoy po. Di ba po? Ngayon, kapag yung yoy na yan, kinonjugate po ninyo sa te form, yan po is tatanggalin nyo si i, then magiging ganito po siya. Yo kote. Okay po. So, tandaan po ninyo, yung pong pagkoconjugate po ng te form sa i-adjective. Tatanggalin nyo po si i, then yung i, papaltan nyo po ng kute. Halimbawa, meron tayong chisai. Chisai is maliit. So, chisai po, ang gagawin po natin is tanggalin si i sa magiging chisa. Lagyan nyo po ng kute. So, chisa, kute. Sa lesson po natin, sa bukas po natin ng lesson 16, meron po tayong hiroi. Hiroi po is wide. Okay, paano po sasabihin niyang hiroi? So, ang hiroi po, yan po, ay hiro kute. So, meron tayong sema, yung makipot po. So, yan po is sema kute. Okay po. So, ganun po, magteform po ng verb po, ay ng adjective po. Ngayon, iba po siya sa mga kunai kata sa kunakata. Okay po. Ito po is ginagamit po pandugtong po ng adjective po. Okay? So, tandaan po ninyo, iba po yung kunai, negative po yung kata po is past tense, kunakata po is negative past tense. Pagdating naman po sa kute, ang kute po dito, ang kute po ay, yan po ay te form po niya. Okay? Tandaan ninyo, ang kute pong yan saka yung de para sa na-adjective, ginagamit po siya pandugtong po para po sa madaming adjective. Okay? Kung maalala po ninyo, ginagamit po yung soshte para sa positive, positive. Ganon din po yung kute. Okay? Yung kute saka de. Ibig sabihin, gagamit lang kayo ng kute or saka po ng de kapag yan, ang ibig sabihin ng sentence po ninyo is positive, positive, positive. Okay po? Or negative, negative, negative. Okay? Hindi po pwedeng positive, negative, positive, negative. Hindi po pwedeng ganun. Dapat po, kung positive yung unahan, positive po yung top ng sentence, dapat lahat po yan positive po. Kung negative po yung pinakaunang adjective niyo, dapat negative po yung top po niyan. Kasi nga po, kagaya ng sinabi ko, yung kute po is katulad po ng soshte. Ang soshte po, yan po is yung end. Okay po, sinabi ko po noon, yung end po, ginagamit po siya sa positive, positive, negative, negative. Kung sakaling positive, saka negative, ang gagamitin nyo is yung ga na napag-aralan po ninyo noon.
Okay po. Ngayon, marunong na po kayong mag-teform po ng i-adjective. Sa i-adjective muna po tayo. Okay po. So, ngayon, meron po tayo diyang unang example. Meron po tayong ano hito ga? Ano hito wa wakay des? So, shite kirei des. Okay po. Ano hito wa wakay des? So, shite kirei des. Ngayon, meron po tayo ditong soshite. Okay po. Ngayon, sa lesson 16 po, pinapa-exe na po natin lahat ng sentence natin. Kung maano po ninyo, yung verb nagkaroon na ng te. Okay po. Dito naman po, yung i-adjective, imbis na magkaroon tayo ng soshite, ang gagamitin po natin ay yung kute. Okay po. Ngayon, sa soshite pong yan, ang dudugtong po natin is meron tayong i-adjective at meron tayong na-adjective. Okay? Wala pong kinalaman yan kung na-adjective yung katabi or i-adjective ang katabi. Wala po. As long as dapat po, positive yung thought, then positive yung thought. Okay po. Basta tandaan po ninyo, kung ang naunang adjective ay i-adjective, dapat yung conjugation na nagawin po nyo dito is pang i-adjective. Okay po. So ngayon, meron tayo ditong wakay des po. Okay po. So, wakay is an i-adjective po siya. So, i-adjective po siya, kaya ang kailangan po natin gawin ay i-conjugate po siya ng pang-i-adjective. So, yung i-adjective na tinuro ko, i, tatanggalin si i, papantan nyo lang po siya ng kute. Okay po. So, ngayon, ano hito wa wakay des so shite kirei des, magiging ganito po yung sentence natin. Ano hito wa? Ngayon, yung wakay, gagawing teform. So, ang teform po ng wakay, yan po is? Wakakute. Then, syempre, yung soshite, wala na po yan kasi ito na po mismo yung end. Okay? Wakakute. Then, kireides. Kireides pa din po yan kasi hindi nyo siya kailangan lagyan ng de kasi wala naman po siyang katabing adjective. Okay po? So, yan po is magiging so, ano hito wa wakakute kirei des. Ano hito wa wakakute kirei des. Okay po. So, ang ibig sabihin po ng sentence natin is, so, ang taong yon ay bata at maganda. Ang taong yon ay bata at maganda. Nagkaroon ka po ng kute dito dahil po ito po ay i-adjective. Then after po ng i-adjective na to, meron pong katabi kayong adjective ulit. Okay, tandaan ninyo, nagkakaroon lang kayo ng kute kapag meron po kayong katabi po na adjective. Okay po ninyo, tandaan po ninyo, kung i-adjective po yung nasa unahan, then meron pong katabi na adjective, yung i-adjective sa unahan, gagawin nyo po siyang kute. Okay po. Next po, meron po tayong rausang wa atamaga i des. So shite hansamu na hito des. Okay po, rausang wa atamaga i des. So shite hansamu na hito des. Okay, so ganyan po kayo maggawa po ng sentence. Okay, so atamaga i des, ibig sabihin po is matalino. So naglagay kayo ng so shite, then hansamu na hito des. Okay? So, tandaan po ninyo, kapag meron kayong i-adjective, then meron pa pong kasunod po kayong adjective, ang gagamitin po ninyo dyan ay yung kute. Okay? So, ngayon, so meron tayong i. Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag i, pag meron kayong i, ang ginagamit lagi sa i na kinoconjugate po is yung yoy. Hindi po yung i mismo. Yung yoy po mismo. Okay po? So, yung rausang wa atamaga i des soshte hansamu na hito des, siya po ay magiging ganto. So,
Rausangwa atamaga yokote, kagaya na sinabi ko, yung i kapag kinonjugate ninyo ang gagamitin po ninyo is yung yoy. So atamaga yokote hansamu na hito des. Rausangwa atamaga yokote hansamu na hito des. Ngayon, baka magtataka kayo, sensei, bakit itong hansamu hindi siya naging de? Bakit na pa din po siya? Kung naaalala po ninyo, sinabi ko lang na magiging kote at de ang na-adjective or i-adjective po ninyo kapag may katabi po siyang adjective. E di ba ito pong hansamu ay na-adjective din, meron po siyang katabing noun. Tandaan ninyo, na-adjective na meron pong katabing noun, ang kailangan po ninyo ay yung na. Okay po, hindi po de. Okay po, syempre yung rules noon, yun pa rin po yung rules noon. Ang tinanggal lang naman po natin dito is yung soste eh. Pero yung rules po na meron kang na-adjective na may katabing noun, meron pa rin po tayong noun po dyan. Hindi nyo po siya gagawin de. Kung meron siya katabi pang adjective, gagawin nyo po siyang de. Okay po, gagawin nyo siyang de kung wala pong katabi na noun. Eh meron po namang katabing noun eh. So ang gagawin nyo po dyan is na. Kasi ang katabi po ng adjective ninyo ay noun. Okay po, syempre kapag i-adjective na may katabi pong noun, wala naman pong nilalagay. Okay po, so tandaan po ninyo, ito pong ikute nito, i, yung sa i-adjective, tatanggalin gagawin kute, then sa de po, ginagamit po siya kapag ang magkatabi po is adjective, then meron pong katabi na adjective. Iba po yung rules kapag adjective na may katabing noun. Yun po yung tatandaan po ninyo mabuti. Okay po, so, rausangwa atamagayo kute hansamu na hito des, ang ibig sabihin po nito ay, si Rao ay matalino at pogi na tao. Si Rao ay matalino at pogi na tao. Okay po. Next po. Ano restaurant wa oishii desu. Soshite akarui desu. Soshite yasui desu. Dito po meron po tayo ditong tatlong adjective. Okay po. So ano restaurant wa oishii desu. Soshite, meron tayo unang soshite, akarui desu. May soshite po ulit tayo, then yasui desu. Okay. Sensei, kahit po ba gano'ng kadami yan, okay lang po yan hanggat kahit po gano'ng kadami po. Basta tandaan po ninyo, positive, 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 negative, negative, negative. Bawal po yung positive, saka po negative. Okay po. So, anong restaurant po? Oishii desu, soshite akarui desu, soshite yasui desu. Kapag ginawa po siyang te-form, siya po is magiging ganito. So, meron tayong ano restaurant wa oishii kute, akaru kute, yasui desu. Ano restaurant wa oishii kute, akaru kute, yasui desu. Okay po. So, meron tayong oishii, naging oishii kute. Kasi meron pa siyang katabing adjective. Akaru kute, ginawa natin siyang akaru kute kasi meron pa tayong katabi na adjective na yasui. Yasui, hindi natin ginawang kute kasi wala naman po siyang katabi pan po na adjective. Okay? So, tandaan po ninyo, ginagawa lang ng kute yan or de para sa na-adjective kung meron po siyang katabi ulit na adjective. Okay po. So, ano restaurant wa oishii kute, akaru kute, yasui desu. Ang ibig sabihin po nito ay, so, ang restaurant na yon ay masarap, maliwanag, at mura. Ang restaurant na yon ay masarap, maliwanag, saka po mura. Okay? So, yan po yung sa i-adjective natin. Ang tatandaan po ninyo, ang i-adjective po, tatanggalin si i, papalitan po natin ng kute. Okay? Ginagamit po yan kapag meron kang i-adjective na may katabi pong adjective ulit. Okay po?
i-adjective na may katabing adjective po, kahit po gaano kadami yan, okay lang po yan. As long as dapat po, meron po tayong adjective po na magkatabi. Dapat po, positive, 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 negative, negative, negative po yan. Bawal po yung positive, then negative po. Okay po? Then, tatandaan po, tatandaan din po ninyo na iba po to sa mga kunay-kunay sa kata po yan. Okay po? Yung kunay po sa negative, kata po sa past tense, negative past po sa is kunakata po. Okay? Iba po yung gamit po ng kute pong ito. Kaya wag na wag po kayong maguguluhan. Tandaan po ninyo, sa i-adjective po, pag ginawang kute, meron po kayong special. Yan po is yung I. Yung I, pag kinonjugate, ang gagamitin po ninyo is yung yoy. Okay? So, tandaan po ninyo, ginagamit po to kapag meron kang katabing adjective po na meron pang adjective. Okay? Pero kapag adjective na may katabing noun, syempre, yung rules pa rin po ninyo noon na i-adjective na may katabing noun, wala po kayong nilalagay. Tandaan po ninyo mabuti yan. Adjective na may katabing noun, walang nilalagay. Na adjective na may katabing noun, maglalagay ka muna ng noun, then saka ka magkakaroon po ng noun. Okay? So, tandaan po ninyo, iba po yung rules po dito. Okay po, yung nabago lang po is kung dati gumagamit ka ng soste, ngayon naman po ang gagamitin na natin ay kute. Pero yung rules pa rin po noon sa lesson 8, ganun pa din po yung rules natin. Next naman po is para naman po ito sa na-adjective. Okay? Sa na-adjective po, madali lang po. Kasi yung na-adjective, lalagyan nyo lang po siya ng de. Wala kayong tatanggalin, lalagyan nyo lang po ng de. Lalagyan nyo lang ng de, walang tatanggalin. Okay? So, yung na, wala yung na kasi wala namang kayo katabing noun eh. De lang po yan. Halimbawa, meron kang you may des. So, gagawin te, yan is you may de. Okay po? Halimbawa, meron ka naman pong shinsetsu des. So, yan po is shinsetsu de, ganun lang po yan. Kung meron kayong suki, suki des, suki de, ganun lang po. Okay po, ngayon. So, parehas din po ng gamit yung kute sa kade. Ibig sabihin, pandugtong po siya sa adjective. Ang pagkakaiba lang po, yung na-adjective po, yung may katabi po na adjective. Okay, kung kanina, mas nauna yung i-adjective, dito naman po is nagkaroon po tayo ng na-adjective na may katabi pang isang adjective. Okay, ulitin ko, walang kinalaman kung ang una is na-adjective, then ang next is i-adjective. Okay, wala pong kinalaman yun. Ang mahalaga po dito, dapat positive yung thought ng sentence, yung susunod po is positive din po yung thought po ng sentence. Kung negative yung una, dapat negative yung una. So, tandaan ninyo, kapag na-adjective, de lang po ang nilalagay. Okay po, meron tayong unang example. Tokyo wa nigiyaka desu. Soshite omoshiroi desu. Tokyo wa nigiyaka desu. Soshite omoshiroi desu. Okay, ngayon, nagkaroon po tayo dito ng nigiyaka. Nigiyaka po yan po is ay na adjective. Okay, na adjective din nagkaroon po tayo ng adjective dito. Okay, kapag po ganyan, 'di ba sabi ko nga po, kapag na adjective ang gagawin po natin, yan po is gagawin po nating de. Okay? So yung sentence po natin is magiging ganto. So, Tokyo wa nigiyaka de omoshiroi desu. Tokyo wa nigiyaka de omoshiroi desu. Na-explain ko na. Kaya nagkaroon ng de kasi nigiyaka na adjective na may katabi pa pong adjective ulit. Okay po. Imbis na soste, ang gagamitin po natin ay yung de. Okay? So, meron po tayong Tokyo wa nigiyaka de omoshiroi desu. Tokyo wa nigiyaka de omoshiroi desu. Ang ibig sabihin po nito ay
So, ang Tokyo ay lively at interesting. Okay? Ang Tokyo ay lively at interesting. So, tandaan ninyo, nagkaroon ng de kasi meron po siyang katabi po na adjective. Okay? Ngayon, next po. So, risang wa kirei desu. So, shite yasashi desu. So, shite ihito desu. Okay? So, meron po tayong tatlong adjective. Meron po tayong kirei desu. Kirei, yan po ay na-adjective. Special po yan. Next po is yasashi desu. Yan po is i-adjective. So, i-adjective po yan. Next po is ihito. Okay po, i, yan po ay i-adjective. Okay, so ngayon, magkakaroon na po tayo na pagkasama natin yung na-i-adjective at saka po na-adjective sa isang sentence. Okay, syempre magkaiba yung conjugation niyan. Kapag na-adjective, de. Kapag i-adjective, ay kute. Okay po, so risang wakirei desu, so shite yasashi desu, so shite ihito desu, siya po is magiging ganito. So, risan wa kirei de yasashikute ihito desu. Risan wa kirei de yasashikute ihito desu. Okay po. So, ngayon, nagkaroon ka po ng de dito dahil po meron po kayong katabi na adjective. Ngayon, yasashikute, yung yasashi desu, naging yasashikute kasi meron pa po kayong katabing adjective dito. Ngayon, sensei, bakit to hindi naging de? Eh, hindi naman po siya na-adjective eh. Siya po ay i-adjective. Kaya ang gagamitin po ninyo ay kute. Naglagay lang tayo ng de dito kasi na-adjective yan na may katabi pa pong adjective. Ito naman, sensei, bakit hindi naging yokute? Eh, kasi nga po, ang katabi naman ng adjective na to, yan po ay noun. Di ba nagiging kute at de lang kapag ang katabi ay adjective na may katabing adjective. Okay po. So, risang wa kirei de yasashi kute ihito desu. Ang ibig sabihin po nito ay Siri ay maganda, mabait at mabuting tao. Siri or sili ay maganda, mabait at mabuting tao. Okay po. So sa sentence na to, nagkasama na yung na-adjective saka i-adjective. Okay lang po. As long as magkaiba sila ng conjugation kapag meron silang katabi po. Okay po. Next po. Kyoto wa Shizuka desu. So shite furui machi desu. Kyoto wa Shizuka desu. So shite furui machi desu. Nagkaroon po tayo dito ng Shizuka. Shizuka po ay tahimik. Then meron tayong furui. Furui po ay luma. Then machi po, yan po is city. So Kyoto wa Shizuka desu. So shite furui machi desu. Gagawin po natin siyang de kasi meron tayong na-adjective dito. Then meron tayong adjective dito. Okay po. So yung sentence po natin is magiging ganito. So, Kyoto wa Shizuka de furui machi desu. Kyoto wa Shizuka de furui machi desu. Okay? Nagkaroon ng de kasi meron tayo na adjective na may katabi pa pong adjective. So, ang ibig sabihin po ng sentence natin ay so, ang Kyoto ay tahimik at lumang city. Ang Kyoto ay tahimik at lumang
City. Okay? Ang tatandaan nyo po sa pattern pong to, kapag meron kang i-adjective na may katabing adjective, yan is gagawin yung kute. Kapag naman po na-adjective na may katabing adjective, yan po is gagawin yung de. Okay? Ngayon, iba yung rules ha, kagaya ng sinabi ko, iba yung rules kapag adjective na may i-adjective na may katabing noun, wala kang nilalagay, wala kang binabago. Kapag na-adjective na may katabing noun, ang nilalagay mo is na. Kapag ang katabi ay noun, dito po nagiging kute at de kapag po ang katabi po nila ay adjective po. Tatandaan po ninyo yan. Imbis na gumamit kayo ng soshte, ang gamitin nyo na lang po ay kute o kaya naman po de. Okay, next naman po ay para naman po ito sa noun, de, noun. Okay? Kailan po kayo nagkakaroon ng de sa noun? Okay? Kapag po yan is ganito. Unang-una, kapag parehas kayo ng subject, ibig sabihin, kapag parehas kayo ng subject, ibig sabihin, kapag parehas kayo ng nasa particle wa. Okay? Okay po tayo doon. Ngayon, para mas maintindihan po ninyo, tingnan nyo po yung unang example. Meron po tayong watashi wa niju nanasai desu. Watashi wa niju nanasai desu. Watashi wa dokushin desu. Watashi wa dokushin desu. Okay? Ngayon, ang subject po natin dito ay parehas pong watashi. Okay. Imbis na sabihin ninyo na watashi wa niju nanasai desu, watashi wa dokushin desu, ngayon ito po kasi magiging redundancy. Okay po. Bakit po kasi? Pwede nyo naman po kasing pagsamahin sila kasi parehas naman po sila ng subject, which is yung watashi or ako. Okay po. Ngayon, kapag ginawa po siyang isa sa isang sentence, siya po is magiging ganito. So, watashi wa niju nanasai de dokushin desu. Watashi wa niju nanasai de dokushin desu. Okay po. So, ngayon, ginawa natin siyang isa kasi parehas naman po siya ng subject, which is yung watashi. Okay po yun. Yun po yung isa. Okay, pwedeng gawin basta parehas sila ng subject. So, watashi wa niju nanasai de dokushin desu. Ang ibig sabihin po nito ay... So, ako ay 27 years old at single. Ako ay 27 years old at single. Okay po. Ngayon, dito po tayo sa pangalawa. Sa pangalawa naman po, is pwede rin po kayong gumamit ng de kung parehas po kayo ng pinag-uusapan. Okay po. Para mas maintindihan po ninyo, tingnan nyo po yung pangalawang sentence. Meron na kung chichi wa, gojuro kusai desu, hahawa, gojusai desu. Okay po. Chichi wa gojurokusai desu. Haha wa gojusai desu. Okay? Ngayon, sensei, hindi naman po parehas ng subject yan. Opo, hindi po sila magkaparehas. Pero, ang pinag-uusapan po dito ay parehas edad. Okay lang din pong maglagay ng de po dyan. Okay? Kaya yung sentence po natin is magiging ganito. So, chichi wa 56 sai de, haha wa 50 sai desu. Chichi wa 56 sai de, haha wa 50 sai desu. Okay lang din po yan. Kasi parehas naman po silang pinag-uusapan ay may kinalaman po sa edad. So, ang ibig sabihin po ng sentence ay...
So, ang tatay ay 56 years old at ang nanay ay 50 years old. Okay po, tandaan po ninyo kung paano po, kung kailan po pwedeng gamitin yung noun de noun. Okay po, next po. Ito naman po is pwede po din siya sa adjective na may noun po na may kasama pong adjective. Okay lang din po yung kasi parehas naman po siya ng subject. Okay po, tingnan nyo po to. Ryori wa sakana des. Ryori wa oishii des. Okay, parehas na ang subject po dito ay Ryori. Okay po tayo. Ngayon, ang unang ginamit ay noun. So, ang gagamitin natin ay de. Kasi noun, de. Diba nga po? So, ryori wa sakana des. Ryori wa oishii des. Gagawin po natin de. So, siya po is magiging ganto. So, ryori wa sakana de oishii des. Ryori wa sakana de oishii des. Okay? So, ngayon, naglagay ka ng de, okay lang din po yan. Kasi noun po yan, may katabing adjective, okay lang po yung. Kasi parehas naman po kayo ng pinag-uusapan. Kasi hindi po kayo pwedeng maglagay ng no, hindi po. Okay po? So, noun po na may katabing adjective, kailangan nyo din po maglagay ng de. Lalo na po kung parehas po sila ng subject po. So, ryori wa sakana de oishii des. Ang ibig sabihin po nito ay... So, ang meal ay isda at masarap. Ang meal ay isda at masarap. Okay? So, tatandaan po ninyo, pwede din po yung noun de noun kapag parehas ng subject or parehas po ng pinag-uusapan po. Tatandaan po ninyo, pwede rin po siyang isama, lalo na po kapag meron po siyang kasama po na adjective. Ang next pattern po natin ay ang pagkakaiba po ng dore, donno, do sa kadonna. Dore, donno, do sa kadonna. Okay, ngayon, tingnan po ninyo yung mga sentences po natin. Okay po, ngayon, gusto ko po, try muna po ninyong sagutan bago ko po sagutan. Okay po, subukan po ninyong sagutan. Ngayon, kung sasagutan po ninyo, i-post po ninyo yung video para makopya po ninyo at para mapag-isipan po ninyo mabuti. Okay po. Ngayon, paano po ba sagutin po ito? Ano po ba ang pagkakaiba-iba nila? Okay po. Ngayon, meron tayong hansang wa blank hito deska. Okay. Ngayon, tingnan nyo po yung sagot. Ang sagot po is hansang wa kamiga nagai des kirei den hito des. Okay. So ngayon, meron po tayong dito. Okay? Ang gagawin po natin dyan ay yung adjective po, gagawin natin syempre yung mga kute-kute. Okay po? Yung adjective po natin ay gagawin po natin kute, mga kute or kaya naman po de. Okay? So ngayon, tingnan po ninyo yung magiging sagot po nito. Okay? Ngayon, meron kayong blank hito des ka, then meron kayong kamiga nagai des kirei des. Okay. Ang sagot po dito sa una ay donna hito. Okay po. Ngayon, ito naman pong kamiga nagai i-adjective na may katabing adjective ulit. So ito po is magiging kamiga nagakute, then yung kirei, then may katabing noun. So, kailangan po dito, meron po dapat siyang na. Okay? So, hansang wa, kamiga nagakute, kirei na hito des. Hansang wa, kamiga nagakute, kirei na hito des. Okay po? Mamaya ko po i-explain kung bakit po ganyan ang sagot. Okay po? Next po, hansang wa blank des ka. Ang sagot niya is hansang wa, kamiga nagai des kirei des. Des lang po yung dulo. Okay po? Ngayon, ang sagot naman po dito po ay do. Okay po? So, meron na naman kayong kamiga nagai des. So, yan po is magiging
So, hansang wa kami ga nagakute kirei des. Hansang wa kami ga nagakute kirei des. Do po ang sagot. Okay po. Ngayon, sa pangatlo, tingnan nyo po yung pangatlo. Ang sagot po dito ay dono. Hindi po dono ha. Dono lang. Ito pong isa, don na. Ito po is dono. Okay. So, ngayon, ang sagot po is ano... Mega oki des kirei des. So, meron tayong mega oki. I-adjective na may katabing adjective po ulit. So, yan po is magiging ganito. So, mega oki kute. Then, kirei. Na-adjective na may katabing noun. So, yan po is magkakaroon ng na dito. Okay po. So, ano? Mega oki kute. Kirei na hito des. Okay po. Next po. Next po is meron po tayong dito. Hansang no kabang wa blank. Ito po is magiging dore naman po ang sagot po dyan. Okay po. Ngayon, ang meron po tayo ditong nakalagay na ano chisai des den kuroi des. So, siya po is magiging ganto. Okay? Chisa kute kasi i-adjective na may katabing ng kuroi, i-adjective na may katabing noun, wala naman po tayong nilalagay. So, ano chisa kute kuroi kabang des. Ngayon, sensei, bakit ganyan po ang sagot? Okay? Ngayon, tingnan nyo po itong doon na. Okay, yung don na at do, ganito po yung pagkakaiba ng dalawa. Kapag don na po yan, meron po siya ditong katabi na noun. Okay, tingnan nyo yung do, wala siyang katabi na noun. Okay po tayo. Okay, then yung sagot, tingnan nyo po yung sagot. Ang sagot, meron ding noun. Ito pong do dito, wala naman po siyang nakalagay na noun. Yun po yung pagkakaiba nilang dalawa. Iba kapag tinanong ka ng don na hito, iba kapag tinanong ka ng do. Okay po. Ngayon, tingnan nyo naman po yung don no saka dore. Okay? Anong kaibahan ng dalawa? Parehas kayo dyan may ano, parehas kayong may ano, parehas kayo may kabang, parehas kayo dyan may noun. Okay po? Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba po niyan ay dito. Okay? Tandaan ninyo, ang dono at dore, kapag sinagot, meron kang kunosono ano, kunosono ano. Okay? So ngayon, okay? Ang pagkakaiba lang ng dalawa, itong dore dito, sumagot siya ng ano, pero wala naman po siyang noun. Kung meron siyang noun, ang sagot dyan ay dono din. Kaya lang wala naman pong noun na nakalagay. So ngayon, pag may sagot yung kausap na ano, tapos meron po tayo ditong des lang, wala siyang noun, yan po is dore. Pero kung sumagot po yung kausap ng merong ano, tapos yung sa may question po, meron po siyang noun, des ka, ibig sabihin yan po is dono. Okay? Yan po yung pagkakaiba naman ng dono at dore sa dona at do. Okay? Ang pagkakaiba ng dona at do, kapag sumagot kayo, hindi nyo kailangan ng kunosono ano. Pero yung dono sa kadore, kapag sumagot kayo, kailangan nyo ng kunosono ano. Yan po yung pagkakaiba po ng apat. Sana naliwanagan po kayo mabuti. Okay po? So, tandaan po ninyo yung pagkakaiba. Yung dono may katabing noun, pareha siya ng dono. Kaya lang yung dono, kapag sinagot, kailangan ng kunosono ano. Okay po? Ngayon, yung dore, saka, dore po sa kado, wala naman po siya. Kaya lang, kailangan ng kunosono ano. Ngayon, ang pagkakaiba ng dona at do, yung pong do, wala na po siyang katabing noun. Dalaw na po sa sagot po, wala din po. Kahit po sa question, wala din po. Yung dona po, meron. Yung dono po, sa question po, meron po siyang noun. Yung dore po, wala naman po siyang noun. Yan po ang pagkakaiba po ng apat pong yan. The next pattern po natin is subject wa, noun ga, adjective des. Or noun no, noun wa, adjective des. Okay? Ito po is pagkakaiba lang po ng gamit po ng wa ga, adjective or no wa adjective. Okay, para mas maintindihan po ninyo, tingnan nyo po yung example. Okay, meron po tayong watashi wa kami ga nagai des. Okay, so ito pong pattern na to is wa ga. So watashi wa kami ga nagai des. Okay po, ngayon meron po tayong pangalwa, watashi no kami wa nagai des. Watashi no kami wa nagai des. Okay, ngayon magkaiba po sila kasi ito pong isa is wa ga, ito naman pong isa is no wa. Okay, ngayon, tingnan nyo po ang ibig sabihin niyan. So, watashi wa kami ga nagai des, ang ibig sabihin po niyan is,
So ako ay mahaba ang buhok. Ako ay mahaba ang buhok. Ngayon, tingnan nyo po yung watashi no kami wa nagai des. Tingnan nyo po ang ibig sabihin. So ang buhok ko ay mahaba. Ang buhok ko ay mahaba. Okay? Ngayon, sa isang sentence, tandaan ninyo, meron lang isang particle, wa. Kagaya ng sinabi ko sa lesson 8, ang adjective, ang particle po niyan ay wa. Okay po? Kaya lang, merong iba ng mga particle, ga. Tingnan nyo po ito, watashi wa kami ga nagai desu. Kung tutuusin, pwede siyang maging wa kasi adjective to eh. Kaya lang po, ganito po kasi ang gamit niyan. Pwede kang magkaroon ng ga dyan, basta yung noun po ninyo, parte nung subject ninyo or kung yung po nasa particle 1 ninyo. Katulad po ng kami. Kami is buhok. Parte siya nung nasa particle 1 ninyo. Okay? Ngayon, pero pwede naman din po siyang gawin yung particle no kasi possession, pag mamayari nyo po siya. So, watashi no kami wa. Ibig sabihin, ang buhok ko. Okay. Itong dalawang to, meron din pa rin po silang pagkakaiba. Okay? So, ako ay mahaba ang buhok. Ibig sabihin, mas binibigyan ng pansin dito yung sarili or ikaw. Okay po. Kasi ikaw yung nasa subject eh. Sinasabi mo lang na ikaw ay mahaba ang buhok. Pero kapag naman po ang ginamit mo is watashi no kami wa nagai desu, ang mangyayari po dyan, mas ine-emphasize or mas binibigyan mo ng pansin yung noun po natin na buhok. Ibig sabihin, watashi no kami wa, ibig sabihin, yung sentence mo po may kinalaman sa buhok mo. Pero kapag watashi wa, yung sentence mo po may kinalaman sa'yo. Okay po. So, ako ay mahaba ang buhok. Ang buhok ko ay mahaba. Sila pong dalawa, parehas, pwede po sila. Okay? Kung gagamitin nyo lang po yung waga, make sure po nung nasa particle ga po ninyo ay part po ng subject ninyo. Okay po? Watashi, pwede siyang ilong, matala, basta parte po siya nung nasa subject po ninyo. Yan lang po yung pagkakaiba po ng dalawa. Kahit po yung pag-i-emphasize po, kung naiintindihan po ninyo mabuti, magkaiba po sila. Kung watashi wa, ibig sabihin, mas ine-emphasize mo yung ikaw. Okay, pero kapag sinabi naman pong watashi no kami, mas ine-emphasize mo yung tungkol sa buhok mo. Dito po is mas ine-emphasize mo yung tungkol sa iyo. Pero kung tutuusin, ganun lang po kaliit yung pagkakaiba po nila, pero pwede niyo po silang gamitin parehas. Kayo po ang bahala kung watashi wa, kung may wa na kayo, syempre ang gagamitin niyo naman sa susunod na noun po ninyo is gana. Bawal po yung wa-wa-wa, bawal po yung madaming wa sa sentence. Kaya nagkakaroon kayo ng wa at nagkakaroon kayo sometimes ng ga sa adjective. Okay po. Ngayon, kung sakaling gusto niyo naman po, wala kayong ga, pwede niyo pong gamitin si no, wa. Tandaan po ninyo, sa adjective po, it's either wa or it's either ga. Okay po, tandaan po ninyo, wa or ga, or pwede po siyang wa lang, no, wa. Maalin po dyan, okay lang po. Basta sa adjective po, kapag meron ka ng wa, bawal ka nang umulit ng wa, kaya nagkakaroon ka ng ga. Okay po, tandaan po ninyo, mabuti yan.